mga Mamshieeees, this is Mommy Reg TV, your teenage mom. Intro, pasok! Video mga moms, ay ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung Buko Pandan Icecandy na binibenta ko dito sa amin sa halagang 5 pesos only. So kung gusto niyo makita at malaman, just keep on watching. So, first step mga moms, lagay tayo ng 1 cup of cornstarch and tunawin lang natin ito gamit ang mainit na tubig. Kaso yung akin dyan, nagbuo-buo yung nangyari. So, ang ginawa ko is hinalo ko na lang siya ng hinalo nung sinalin ko na siya doon sa malaking lagayan. Then dito, nilagay ko na yung cornstarch. So, makikita nyo buo-buo siya, diba? Pero kapag hinalo mo siya dyan and nilagay mo na or sinalang mo na siya sa apoy, is magiging okay na kasi matutunaw na rin naman siya. So, kailangan continuous lang yung paghalo mo para hindi mamuoy yung cornstarch. Bakit nga ba tayo gumagamit ng cornstarch kapag gumagawa ng Icecandy? Unang-una, nakakapagpalambot ito ng feeling nung mismong yelo. Diba kapag gumagawa tayo ng Icecandy, kadalasan, yung yelo niya, yung texture ng yelo niya is crack. Pero kapag may cornstarch, para siyang ano, ice cream texture ganun. Napaka-smooth nung yelo niya. So, ayan, nahalo ko na siya dyan. Then, kailangan haluin lang natin talaga ng haluin hanggang sa mawala yung mga lumps o yung mga buo-buo. Then dito mga moms, naglagay na ako ng 2 cups of Buko Pandan flavor ng Enjoy. So, sa mga lugar nyo dyan, makakabili kayo ng Enjoy products, no? Meron din to sa Shopee, pero ako dito lang ako bumili sa amin. Mga 158, isang pack na siya na malaki. So, halo lang tayo. Then, maglalagay tayo ng 1 kilong brown sugar. Ang arte, brown sugar. Para matamis-tamis siya. Kasi ako pag gumawa ko ng Icecandy, hindi ko talaga siya tinitipid, no? Anyways, yung tubig pala dyan is 4 liters. 4 liters of water. Then, maglalagay tayo ng 2 cans of condensed milk. 300 ml yung nabili ko dyan. So, 2 can yung nilagay ko. Depende sa inyo kung anong tatak yung gagawin nyo or gagamitin na condensed, ha. Tapos kapag nilagay nyo na yung mga products, syempre ayan, sipagan mo lang sa paghalo para walang buo-buo na mangyayari. Lalong-lalo na yung cornstarch. Halo lang ng halo, kailangan masipag ka maghalo dyan. Then yung ano, apoy natin is medium heat lang po. Perfect to ngayong summer and patok na patok siya talaga kasi nga mainit ang panahon and magbenta lang tayo sa murang halaga, 5 pesos. Sobrang patok nito sa mga bata. Pwede na sa matatanda, usually, ba? Diba? Kasi nga mainit, ganoon. Next video, gagawa naman ako ng Buko fruit salad kasi last day gumawa ako. Pero hindi ko na na-video, no? Pero yon 7 pesos ko siya binenta kasi super worth it yung lasa niya. And quality talaga, hindi ka magsisisi sa 7 pesos na Icecandy. Pero itong ginawa kong Buko Pandan is halagang 5 pesos lang po siya. Pero with gulaman na to, hindi nga natin siya tinitipid, diba? Then yan, naka-on na yung ano yan, apoy niyan, ha? Naka-medium heat pala yan. Kaya ganyan siya, bumubula na. Thank you.
Hala mga mams, hindi ko na na-videohan yung ano, paggawa ko ng gulaman, pero madali lang yan. Kuha lang kayo ng 4 cups ng water, then ilagay nyo na yung gulaman. Tapos lagay nyo ng 5 cups na sugar para okay yung texture ng inyong gulaman. Una, ginawa ko ganyan, cubes, pero na-realize ko, hindi siya kasya sa embudo. So, nung huli, ayan, dudurug-durugin ko siya dyan sa part na yan. Kasi nga, hindi siya kasya sa embudo. Ayan, dinurug ko siya gamit itong pang ano ng buko, diba? Sorry sa kamay ko, no? Pang matanda na. Sobrang ugatin. So, ayan, kung makikita nyo, durug ko siyang nilagay. Durog talaga kasi hindi magkakasya sa embudo kapag pa-square. Pero okay naman kinalabasan. Alam niyo naman siguro magluto ng gulaman, no? Pasensya na, hindi ko na rin napakita dito sa video. Pero yan, pampadagdag din kasi ito ng akit sa customer, ganyan. Para halatang hindi tinipid yung Icecandy mo. Then yan, nilagay ko lang siya sa planggana ko na maliit. Yan, kita pa yung cheese whiz. So, maglalagay lang ako ng konti. Konting-konting gulaman. Then, in maglalagay na ako ng ayan. Konting mixture. Halagang 5 pesos lang yan, mga mams. So, ayan. Sa puhunan natin dyan is 200 plus yan. Then, nakagawa ako ng 90 pieces. So, hindi na masama. 90 times 5 mo na lang, diba? So, dito, tinry kong ilagay yung iba. Then, hindi maganda. Pero sa huli, ilalagay ko na lang din lahat kasi para mas madali, no? Nasa sa inyo kung ilalagay nyo na yung gulaman dyan sa mismong mixture or hiwalay na lang. Pero sa akin, ginawa ko nung huli is inilagay ko na lang lahat para hindi na ako mahirapan. Ito na yung ating product, 'di ba? Makikita niyo yung gulaman. Halatang hindi tinipid yung ating paninda. Mga mamses ko, nakita niyo na kung paano ko ginagawa yung Buko Pandan Icecandy ko. So, kung may natutunan kayo sa video na ito at nagawa niyo siya sa inyong bahay at naging negosyo niya rin, just comment down below para makita ko naman yung mga suggestions niyo na gusto niyo rin ipagawa, no? So, kung may natutunan ka, please like and please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you so much, mga mamses. Bye!